Paano nga ba magbayad online para sa tax natin sa BIR? By the way, kung first time mo sa channel na ito and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Ito yung MYEG na page kung saan magbayad tayo online. Sinubukan ko kasi yung sa GCash, yun nga lang, may notification na doon or info na dapat dito na magbayad. That's why yun yung gagawin natin. And nag-file na nga rin pala ako ng ITR or ng quarterly tax ko sa EBIR form. Online lang din to at dapat magbayad na rin ako ng tax. From here, punta na tayo sa BIR online tax payment at dapat makita nyo itong part na to. Pay taxes online tayo at mag-login muna. Kung sakaling wala pa kayong account, napakabilis lang mag-create na account. Sign up lang kayo, provide nyo lang email address and password, and then after nyan, makakapag-create na kayo ng account. From there, pwede nang mag-login. Kung sakaling nakalimutan yung password, meron silang forgot password dito, ilagay lang ang email address, click submit. Ito na yung sa reset na option, so mag-reset lang tayo dito. Click ko na yung reset. Return to home. Login tayo. Click login. This time, punta tayo sa BIR online tax payment under government services. Pay taxes online. Fill upan lang to. Halimbawa, 5,000 yung kailangan na bayaran. Ilagay dito yung TIN number ninyo. Branch code 0. Piliin dito yung sa RDO. And then, ano yung dapat na bayaran na form? Sa akin, itong 1701. Income tax rate or IT period natin is kung ano yung end of the quarter. Click ko na tong next. Na-correct ko na rin pala lahat ng info pati yung sa form type. Tandaan na meron pang scroll down dito. So 1701Q, click ko na yung next. I-insert dito ang email address. I mean, i-enter pala. Click ko yung next. I-double check kung tama lahat ng info. Tama yung TIN number, yung email address, maging yung sa amount, maging yung RDO. Click ko na yung confirm and pay. Meron tayong option na magbayad via credit card. Pwede rin e-wallet. Yung sa e-wallet, GCash, Shopee Pay, Maya, or GrabPay. Piliin ko yung sa Pay Maya. Sa GCash, may 20 pesos na charges sa kahit saang option. So, Maya na lang yun sa akin. Since na-try ko na yung GCash last time. Pwede natin itong i-scan gamit yung sa Maya. So, sa akin, mag-scan na lang ako. Continue. Pay now. And payment successful. Ang kagandahan, nag-update agad dito. I-enter ko yung email address ko dito para may proof ako ng payment. Sa phone ninyo, may resibo dito. Mas maganda na i-share nyo to sa sarili nyong account. I-save nyo yung sarili nyong kopya. Para nga naman pag nagkaroon ng audit, at least may mapapakita kayo nagbayad nga talaga kayo online. And ito na rin yung isa pang proof of payment. Meron ditong reference number and order number from BIR. Click ko yung view payment details. Ito yung detalye. Click ko yung return. At okay na tayo. Nakapagbayad na tayo online. Transaction history. Check nyo na rin. At dito sa transaction history, meron na akong dalawang transaction. Ito yung sa latest. At ito naman yung nung nakaraan kung saan nagbayad tayo gamit naman ang GCash. Ganon kadali magbayad ng tax. Online lang yan. Sana nakatulong tong video na to. Kung o, pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check itong mana sa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!